Kumakatok ang Pangulo sa Palu. Ang Pilipinas ay malawak ang ginagawang moderno ang mga barkong pandigma na may nakamamatay na mga sandata. Nangako noong Biyernes si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbibigay ng buong suporta para sa modernisasyon ng Philippine Navy, PIN, ng mga ari-arian at pagpapahusay ng mga kakayahan sa pagtatanggol. Muling pinagtibay ni Marcos ang kanyang suporta sa pagdiriwang ng ika-negatibo 125 anibersaryo ng PIN sa punong tanggapan nito sa Rojas Boulevard sa Maynila. Isinasaalang-alang ang pagbabago ng mga tides ng ating pambansang seguridad at ang mga makabuluhang pakinabang na nagawa natin sa mga tuntunin ng panloob na seguridad, ang ating sandatahang lakas ay nagsusumikap na muling i-recalibrate ang focus nito patungo sa panlabas na pagtatanggol sa ating mga hangganan, anya sa kanyang pangunahing talumpati. Sa mahalagang transisyon na ito, dapat matiyak ang buong suporta para sa sandatahang lakas, lalo na para sa mga prioridad na layunin ng hukbong dagat ng Pilipinas na pahusayin ang katalinuhan, depensa, at mga kakayahan sa koordinasyon, dagdag ni Marcos. Sinabi ni Marcos na inaabangan niya ang pagkumpleto ng Horizon 3 ng Armed Forces of the Philippines, AFP, modernization, na makabuluhang nakatuon sa aspetong pandagat ng mga operasyong militar ng bansa. Ito, bilang papuri niya sa mga tauhan ng PIN sa kanilang pagsisikap na ipagtanggol ang soberanya ng at mapanatili ang kapayapaan sa Pilipinas. Ang ating Navy ay nagsisilbi hindi lamang bilang magigiting na tagapag-alaga ng ating mga dagat at baybayin, kundi pati na rin ang mga mapayapang sugo. Lubos na disiplinado at may karanasan sa mga internasyonal na pakikipag-ugnayan, ito ay sumusunod sa internasyonal na kinikilalang mga code ng pag-ugali, tulad ng UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, at ang kamakailang na aprobahang ASEAN Guidelines of Maritime Interaction, sabi ni Marcos. Kinilala rin ni Marcos ang Manifold Achievements and Accomplishments ng hukbong dagat mula nang mabuo ito, kabilang ang malaking kontribusyon nito sa pag-secure ng arkipelago ng Pilipinas, lalo na sa mga isla ng Batans at Kalayaan, Philippine Rice at West Philippine Sea, WPS. Umaasa siya na ang PIN ay patuloy na magtatrabaho para sa pagkakaisa at kampiyon sa paggalang sa kaayusan ng konstitusyon at sa tuntunin ng batas. Habang ipinagdiriwang natin ang ika-negatibo 125 anibersaryo ng hukbong dagat ng Pilipinas, binibigyang pugay natin ang institusyon at ang mga kalalakihan at kababaihan sa likod nito, parehong nakauniforme at sibilyan, dahil ipinagpatuloy nila ang marangal na layunin ng pagtatanggol sa soberanya ng republika at pagpapanatili ng kapayapaan, anya. Kinikilala namin hindi lamang ang kanilang mga progresibong kasanayan sa pandagat at amphibious warfare na nakakuha ng internasyonal na pagkilala, kundi pati na rin ang mga makataong gawain na likas din sa pagtawag sa Navy, dagdag ng Commander-in-Chief. Sa kasalukuyan, may 7 operational command ang PIN, Naval Forces Northern Luzon, Southern Luzon, Central, West, Western Mindanao, Eastern Mindanao at Fleet Marine Ready Force. Mayroon din itong 14 na na-support at command units. Noong Mayo 15, ang Navy ay may kabuuang lakas na 26,830 opisyal, enlisted personnel, at kandidatong sundalo, na suportado ng 1,378 sibilyang empleyado. Sinabi ni Marcos na isinasaalang-alang din niya ang pagkuha ng mga submarino para sa PIN. Sinabi niya na mayroong mga alok mula sa iba't ibang mga bansa, hindi lamang para sa pagkuha ng submarino, kundi pati na rin para sa domestic assembly at construction ng naval assets. So, part pa rin yun ng plano namin. Ngunit sa ngayon,
tayo ay nasa gitna ng pagbuo ng karamihan sa ating mga kakayahan, laban sa submarino. So, yun ang uunahin natin, and then hopefully, pagdating ng panahon at sang-ayon ang mga kondisyon, baka makuha na natin ang mga submarine na iyon, Marcos said. Ginawa niya ang pahayag, dahil kinikilala niya ang kahalagahan ng alok, lalo na para sa pagtatanggol ng bansa, at pagbuo ng lokal na trabaho. Noong 2022, sinabi ng Department of National Defense, DND, na hindi prioridad ang pagkuha ng mga submarino para sa PIN, na ibiniin na nakatuon ito sa pagpapatupad ng mga kontrata ng modernisasyon na nilagdaan ng nakaraang administrasyon. Idinagdag ng DND na habang ang mga submarino ay nasa listahan ng nais para sa Horizon 3, inuuna nito ang pagpapatupad ng mga naturang kontrata, alam sa mga limitasyon sa mga mapagkukunang magagamit ng gobyerno. Horizon 3 o ang huling yugto ng AFP Modernization Program na nagsimula ngayong taon at tatakbo hanggang 2028. Sinasaklaw nito ang mga kagamitang nakalaan para sa panlabas na depensa. Sinabi ni Marcos na ang mga pagsisikap ng modernisasyon ay magbibigay daan para sa holistic na pagbabago ng AFP sa isang mas malakas, moderno at mabigat na organisasyon. Tiyakin na bilang inyong Commander-in-Chief, ang administrasyon na ito ay walang sawang magsisikap hindi lamang para